Magandang buhay sa lahat! Nagbabalik na naman si Inday, ang maestrang rakitera ng Valencia City, Bukidnon! Para sa araw na to, guys, papunta po kami sa isang municipality malapit dito sa amin, ang Don Carlos Bukidnon, para po sa aking 5D ultrasound po in preparation sa aking panganganak. So, samahan niyo po kami at sana ay all is well po ang resulta ng aking ultrasound at si Lady. So, tara! So, ngayon guys, andito na kami sa Muswain, Bukidnon. Sa San Sao Mindanao University po, kung saan po kami nag-aral ni Happy. So, kung makikita nyo, napaka clean and green ng paligid ng San Sao Mindanao University, or mas kilala bilang CMU or the Academic Paradise of South po. Guys, andito na tayo sa labas. Nakasuot na ako ng face shield. At ito na yung certification namin ni Habi. Yan. Non-PUI or non-PUM. At baba muna ako kasi need kong mag-report dito sa triage andun for verification bago makapasok sa hospital. So guys, andito na tayo sa triad. Tapos na po ako mag-report sa in-charge o sa secretary. Ang ginawa doon, hinanap yung certification sa barangay. Tapos, interview. Then, yung pinili ko po ay yung 5D colored ultrasound po. So, andito si Happy. Ayan. Number 27 pa po kami, so antayin natin na tawagin ang number. So, patience is a virtue, guys. So, mag-antayin muna tayo.
9 o'clock guys, it's 2 p.m. na po at hindi pa rin kami natatawag for ultrasound dahil sa daming tao. Parang kami na lang yung mahiyon dito. Ayan. Baby, kumusta baby? Sana matawag na kami guys. Kasi inaantok na ako, ang aga namin umalis tapos pinapunta kami ng hapon dito. Hello guys! After almost 6 hours na paghihintay, natapos natin ang ating ultrasound. At shedek! Ay, Diyos ko, laki na ng mukha ni Buntis. Ito na guys, ang baby namin. Ayan. Tamukha ng papa niya. So, balik na po kami ng Valencia City at mamaya ay ibabahagi ko po sa inyo kung ano pong naging resulta ng aming ultrasound. So, salamat sa pagsama. Biyahin muna kami at see you mamaya. Good morning sa lahat! So, kahapon guys, hindi ko na kayo na-update. Inabot kami na almost 6 p.m. dun sa Don Carlos para sa aking ultrasound result. At ayun na nga, nagpakita na si baby sa fighting ultrasound. Ipipin ko dito yung picture niya. Pero hindi po ako na-explain na ng doctor dun kung kumusta po yung result. So ngayon papunta kami ng City Copper sa Bayang Ibay Happy upang makipagkita sa aking OB, si Doktora Anchanta po, at kumustahin kung kumusta ba ang result. So tara, samahan niyo po kami at update ko kayo at sana all is well po. Hello guys, so natapos na din ang appointment ko with my OB. Sa awa ng Diyos, okay naman yung result ni baby. Ipapakita ko ang isang parang problema lang nung nakaraan, kung naaalala niyo sa aking mga past vlogs, nagsuffer ako sa spotting at bleeding at naka-internal hemorrhage ako, kaya ayun, total bed rest. Tapos nung nasa second trimester naman ako, bumaba yung heartbeat ni baby at nagka cord coil dalawa sa neck niya, tapos tight. Ngayon, thank God kasi isa na lang at loose po. Hopefully, by March 22, yung last na ultrasound ko, mawala na po yung cord coil niya para pwede lang maging normal delivery, kasi normal delivery lang yung dalawang baby ko. Another concern ay yung timbang niya or laki ni baby, kasi as of now nasa 2 point something grams lang siya. Medyo maliit sa kanyang age kasi kabuwanan ko na po. So kain na naman ako. Hindi kasi ako, medyo kinokontrol ko yung kain ko kasi akala ko ang laki-laki na niya kasi ang laki ng chan ko. So, parang yun lang yung mga concerns na tungkol kay baby at sa aking pregnancy. Sana po ay tulungan niyo po kaming magdasal na maging all is well ang lahat. Tapos, pauwi na po kami at yan lamang ang update na meron tayo sa aking pagbubuntis. So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin, sa aking journey, sa aking pagbubuntis ngayon, sa aming third baby. So, ito si Indira Quitera, Maestra Quitera ng Valencia City, nagsasabing, keep safe palagi at bye-bye! See you on my next vlog!